kaugalian at hindi idinikta ng A-Try Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang sandigan ng mga nangangailangan, tiwala sa kabataan, karamay sa pagbabagong buhay. Sa anumang laban, ito ang inyong kasangga. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes. Hello! Magandang baga po! Minsan pa'y nagbablikan niyo kasangga, paring Ray Langit. Kasangga mo ang langit! At kayo makinigaw, pasadahan na natin kung ano po ang trending, kung ano po ang pinakamainit mga issues na dapat natin talakayin maya-maya. Ilatago na natin makinigan at i-identify natin kung ano po mga malalaking mga balita ngayong araw na ito ng Webes. Ang isa makinigan ay may kaugnayan dito sa Matrix. Marami nagtatanong makinigan ano raw po itong Matrix na ito. Alam po ninyo, ito po yung illustration o isang uri ng chart, ang Matrix nito. Ito po ay hawak-hawak ng Pangulong Duterte. Kagabi, mga kaibigan, midnight sa mga limited na mga miyembro po ng media. Ang Matrix nito ay ipinakita ng Pangulong Digong Duterte at lumitaw na may 8 mga pangalan, personalidad, nakasama sa Matrix nito. May kumalat na mensahe sa internet kahapon na nag-viral. Isa nagpakilalang anak ni PNP Chief General De La Rosa ang nagsasabing mag-ingat sa pagpunta-punta sa mga mall dahil may nagbabalak na magpasabog. Hayo naman sa EPE ng Albuera, Leyte. Ang hilig daw ng abogado ni Mayor Espinosa. At itutukoy dito, mga kaibigan, yung inambush, yung napatay. Marami raw itong girlfriend na batang mga estudyante. Inaasa naman ni Communist Party of the Philippines, Thunder Joma Sison, na matatapos na ang draft agreement sa usapang pangkapayapan. Maring abutin daw ito ng 6 na buwan. Sinabi ni Senator De Lima na wala katotohanan ang sinabi at paratang na siya'y iniuugnay sa illegal drugs activities sa loob ng Bilibid prisons. At ang buwan ng Agosto, mga kaibigan, maraming hindi nakakalam sa inyo, makinig kayo maigi, lalo na sa mga may problema sa mga mata. Month of August, ito po ang tinatawag nating Sight Saving Month. Babalikan natin mga kaibigan at pipilitin na tayo magkaroon tayo ng mga i-guess sa pamagitan po ng ating palanturan kasangga mo langit, mga resource persons na makapagbibigay po sa atin ng ilang pang i-development at ilang pang kaliwanagan sa mga issues na yan. Stand by! Kasangga mo langit! At ngayon mga kaibigan, nakapunta tayo rito sa ating SST. Gusto ko pong makipag-interact sa inyo. Ang ating katanungan sa araw rito, mga kaibigan, ang ating special survey tanong, kung okay lang po sa inyo ang ongoing hearing nito na isinasakatuparan po sa Senado. Hindi naman kailangan sa atin mga kaibigan, ay meron po tayong siguro nasa ikatlo o ikalawang araw na ang tinatawag nating hearing nito na nakafocus po sa mga kaganapan sa kapaligiran na related po sa sinasabing extrajudicial killings, summary executions. Kaya ang tanong natin sa ating mga tagsubaybay, okay lang ba sa inyo? Wala namang kayong naamoy na politika rito. Sa tingin ba ninyo wala namang biases ang ilang mga nakaupo, mga legislators na nakapaloob sa naturang issue nito? Pwede po ninyo mga kaibigan, ibigay po ninyo ang inyong kuro-kuro palaplagay views hinggil po sa naturang usapin. Pwede po ninyo ang ipadaan sa mabagitan po ng aming himpilan. DZRJ, ito po ang 8Try Media Network. Ito po ay Teleradyo. Ang aming Viber number,
0917-798-8910. Or landline naman ay 1-2-0-2-8-8. Mapalit tayo sa araw nito sa pagkatasak ng communication natin ngayon ang Presidente po ng Philippine Academy of Ophthalmology. At tulad ng binigit ko sa inyo pahapyaw kanina mga kaibigan, ang buwan ng Agosto ang tinatawag nating Sight Saving Month. Napakahalaga ng bahaging ito ng katawan ng tao ang ating mga mata. Okay, at nasa kabilang communication natin ngayon si Dr. Sherman Valero, ang presidente po ng Philippine Academy of Ophthalmology. Yeah, Doc, magandang umaga po sa inyo. Hello, Doctor. Paki-check yung line natin. At double-check lang, please, yung line natin. Ha? Ito yung line nito. Yeah, Doc, good morning po. Hello, Doc. Sila po. Yung linya lang. Yan. Ganap ang 11:00 maklipas ang alas 10. Cherry Loom, mapagkakatiwalaan at maasahan. Cherry Loom, lifetime na pwedeng sandalan. Cherry Loom, umulan bumagyo, hindi kakalawangin garantisado. Laging tandaan, basta tiyero. Cherry Loom, aluminum ito pare ko. Kasama mo ang langit. At ngayon mga kaibigan, balikan po natin eh. And tulad po ng nabagit ko sa inyo, napakahalaga po na i-share ko po sa inyo bago natin pag-usapan ang ilang pang mainit na issues related po sa politika. Pero importante ito, bahagi pa rin ang ating public service component ng ating palatuntunan na malaman po natin kung paano natin dapat pangalagaan ang ating mga mata. O yung iba ho mga kaibigan konsernado sila doon sa kanilang mga cataract. Okay. Yung iba salamin lang na salamin. Akala nila tapos na ang problema. Tingnan natin. Nasa kabilang line na ba ngayon si Dr.? Yeah, si Dr. Sherman Valero, mga kaibigan ng Presidente po ng Philippine Academy of Ophthalmology. Doc, good morning po. Good morning po. Ayun. And it's a privilege po na makadaupang palam po namin kayo rito sa aming palatuntunan sa mamagitan na po ng DZRJ 810 kHz. Yeah, maraming salamat po. Yeah, this month of August po, inoobserve po natin ang tinatawag natin Sight Saving Month. Correct po. It's Sight Saving Month na ang August. This was decreed by former President Magsaysay. Matagal na po ito. To increase awareness po, opo. Mm-hmm. To increase awareness ng vision problems, mga posibleng magawa natin to avoid blindness, no? So matagal na po ito and we celebrate this every year. Mm-hmm. Meron po bang significance of all months, bakit po August? Hindi rin po namin alam kung bakit ginawang August, no? Pero from the very start, August na siya talaga eh. So yun po yung nakasanayan na po natin. No? At that was decreed by law. Opo. Okay, magiging informative and educational po itong pag-uusap natin ngayon. Doc, bakit po karamihan dito sa ating mga senior citizen ang kanilang problema itong cataract po nila to start with? Opo. Ang cataract po kasi talaga is a natural degenerative condition. No? Kasama po talaga yun sa pagkakaedad. Kumbaga, pwede natin tingnan yan, parang puting buhok, no? Lahat tayo magkakaroon. Yung iba ko konti lang, yung iba madami, yung iba maaga, yung iba late. So, we will have paiba-ibang grades ng klase ng cataract. But for sure, lahat po tayo magkakaroon ng cataract, no? So, eventually, kasama na po yan sa pagkakaedad natin. Oh. Yeah, nahulugan po kapag
ano po ang bracket ng age na expected na pong madidevelop ang cataract? Usually, nagsisimula yan sa mga age 50, 60s, no? And then it becomes mas malala habang tumatanda. Mas maaga siyang nakikita sa mga pasyenteng may diabetes, no? Sa mga pasyenteng nagkaroon ng ibang sakit sa mata, yung mga ibang naoperahan sa mata, no? Mas mabilis lumabas ang katarata. But kahit walang nangyari sa mata mo, kahit wala kang diabetes, no? Magkakaroon at magkakaroon po tayo. Yeah, wala bang relasyon ito sa mga intake nating food para ma-avoid ang development ng cataract kaagad sa mata? Well, wala pa pong proven na effective na para mapigil o ma-reverse ang cataract. They say that avoiding excessive sunlight, ano po yun, nakakatulong, no? But we don't have proof for that, no? Ang sinasabi ko lang po sa mga pasyente ko is maintain a healthy lifestyle, no? Eat healthy, don't smoke, don't drink, no? Pag nasa labas, mag-wear ng protective eye gear, no? Sunglasses. And then, huwag pong abusuhin na masyado ang mata. Siyempre, lahat ng inaabuso po nagkakaproblema, no? So, and then, more important is magpatingin regularly para po malaman natin kung meron na maagang maagapan po at mabigyan ng lunas yung problema. Yeah, Dr. Valero, we are very much aware yung pong, especially yung mga nasa media, ano po, we are very much aware na ang technology po ay napaka advanced na pagdating po rin po sa handling ng ating mga mata, especially sa mga operations. Pero ang mga tao po ay nangangamba pa rin, natatakot pa rin kapag ka-operation ang pinag-uusapan. Opo, opo. Well, ano po, tama naman po, no? Kasi kahit anong sabihin natin gano'ng ka-advanced at gano'ng ka-ganda yung technology, operasyon pa rin po siya, no? Huwag natin maliitin ang pag-opera ng katarata. Kasi baka isipin ng ibang tao na wala ito, sa walang, ano yan, walang problema ang cataract, no? It is a routine procedure. Ibig sabihin, ginagawa namin palagi, kaya yung success rate napakataas. Pero meron pa rin maaring maging komplikasyon ng katarata kapag, unang-una, kapag mali ang pagkagawa, no? Pangalawa, kapag mahirap talaga yung kaso. At saka may mga ibang factors pa na maaring magkaroon ng komplikasyon yung cataract. But by and large, no, siguro more than 90-95% ng kaso natin ng cataract are done na walang komplikasyon. So, in that sense, it's very safe, no? Mm-hmm. Pero hindi po siya 100% guaranteed. Yun po yung wag nating asahan po yun na lahat ng operasyon ay may 100% guarantee. But it is very, very safe compared to what it was in the 1950s, 60s, 70s, or even in the 1990s. Ngayon po, ang pag-opera natin ng cataract ay napaka-safe na po at napakarami na nating option. Ito ay outpatient procedure, hindi na kailangan patulugin. Kayo po ay hindi kayo kailangan i-admit sa ospital. No? Nagkukwentuhan pa tayo habang ino-opera kayo. So marami pong iba-ibang paraan para gawin ng cataract. Very safe na po siya. Yeah, meron po kami narinig na uri ng laser surgery na a femtosecond. Yan po ba'y available na rito sa atin, Doc? Available na po, no? Actually, I think ang Philippines po ang isa sa pinakaunang magkaroon ng femtosecond assisted cataract laser surgery, no? Marami na rin pong centers dito sa Pilipinas ang meron yan, no? So, if that is something that you are looking at, available po yan sa Philippines. Hindi na po natin kailangan pumunta sa ibang bansa to have that. Magagaling po ang ating mga specialista sa mata dito sa Pilipinas. We're recognized regionally and internationally as very, very good surgeons po, no? Magagaling na doktor po sa mata. Yeah, paano po natin maihahambing po itong modern surgery ito doon sa mga traditional na dati-dati kapag na-opera po sa mata, kinakailang magpahinga muna. Kasi dati ang operasyon sa cataract ay may malaking incision, no? Malaki yung hiwa, kailangan tahiin, no? Tapos yung dati pa nga minsan kailangan patulugin kasi because it's a more involved procedure. Usually dati ang
yung mga cataract surgery na ganyan, mga isang oras ginagawa, isa o dalawang oras. No? So, mas malaking incision, mas maaaring maraming maging komplikasyon, mas maaaring malaking chance na magkaroon ng infection o pagdudugo. No? So, mas komplikado lang yung procedure noon. Ngayon, nagagawa na namin ang cataract surgery through very small incision. Maliit na lang po yung hiwa sa mata. So, hindi na tinatahi yun kadalasan, no? At gumagaling na lang siya ng mas mabilis po. Siyempre, mas maliit na sugat, mas mabilis pagsara. And right after po ng operations, normal na po ang activities talaga? Opo. We usually tell the patients to take it easy naman po, no? For the first few days. Huwag naman pong pagka-opera the next day, basketball na kayo. Mahirap naman po yun. No? So, rest lang muna siguro for a few days. No? You can, the good thing with the modern cataract surgery is right after, no, or the day after, pwede ka na mag-computer, pwede ka na magbasa, pwede ka ng visual task pwede nang gawin. No? Mm-hmm. Yung masyadong heavy lang po ang ina-avoid namin, especially ayaw din namin matamaan yung mata, no, or mag-exert masyadong effort for a few days lang naman. And then the recovery, within a week, usually patients are even less than that, back to their regular activities. Basta't huwag lang strain yung sa first few days. Oo, mga first few days, pahinga lang naman po ng konti. No. But you can actually go to the office the next day. No? Ang inabantayan din lang natin, syempre ayaw nyo rin sa masyadong maraming tao kasi infection po, no? Ayaw din natin mangyari yun, no? Mm-hmm. So usually I tell my patients the next day, pahinga lang muna kayo. And then the day after that, okay na po tayo. Yeah, Doc, kahit na may edad na po, right after the operation po ng cataract, ano yan, babalik po sa 2020 ng kabataan ninyo? Depende po kung wala namang ibang problema sa mata, no? Halimbawa, isipin niyo po ang mata niyo parang camera, no? Ang cataract, yung lens natin, yun yung lens ng camera. Tapos may iba pang parte sa likod ng mata, yung katulad yung retina, yun po yung pinakasyon ng camera. Mm-hmm. So ang cataract is parang dumudumi yung lente mo, no? So pwede mong palitan ng lente, kung maayos naman yung film, maganda yung litrato. Pero kahit anong palit mo ng lente, kung may sira din yung film po, kahit gaano kumahal yung camera, hindi rin po maganda yung magiging picture natin. So ganun din po yung mata, no? If there is parang a problem in other parts of the eye, kailangan din po namin i-assess yun para masabi namin, even before the surgery, eto po, meron kayong ganitong problema sa likod ng mata, maaari natin operahan yung katarata, pero baka hindi rin bumalik lahat, no? Pero if walang ibang problema sa likod ng mata, walang ibang existing problems, usually po gumaganda yung vision nila ng malinaw na malinaw po. I see. Kapag may binanggit pong diabetes eye, meron din po bang cancer eye, Doc? Ayun po? Mata, may cancer. Meron naman po. Meron tayong mga cancer sa mata, no? May mga nangyayari din po yan. Meron tayong tinatawag primary cancer, which is cancer na nanggagaling sa mata po talaga, no? Yun yung mga retinoblastoma, mga melanoma, na nanggagaling po sa loob ng structure ng mata na yun. Pero ang kadalasan nakikita namin are metastatic cancers, nanggagaling sa ibang portion ng katawan na lumilipat lang sa mata. Katulad ng breast cancer, no? Yung pinakamadalas nakikita namin lumilipat sa mata, breast cancer po, no? Or mga blood cancers like leukemia and lymphoma, no? Right. Pero nangyayari, hindi siya pangkaraniwan, no? Hindi po madalas nai-involve ng cancer ang mata. Ang mas nai-involve po ng cancer sa mata ay yung mga lids, yung mga tear glands natin po, mas marami yun, no? Pero yung loob ng mata mismo, hindi siya masyadong nakikita. Hindi siya masyadong madalas. But it happens din po. Mm-hmm. Yeah, alam po namin for the fact na ito pong American eye, doctor, is well-equipped and modern yung pagdating po rito sa problema sa mata. Kayo po, bilang presidente po ng Philippine Academy of Ophthalmology, would you say kung may mga nag-i-inquire, pwede pong makita kayo personally doon sa okay staff ninyo doon sa tanggapan po ng American Eye? I understand, you're connected with American Eye, doctor. Yes, I'm also connected with American Eye, but also I'm with other hospitals as
well, no? The best ano po is really to, if they have any inquiries regarding eye conditions, para hindi lang po sa Maynila, no, all over the country po. I think ang audience niyo eh, pang Malawakan. They can log on to our website, which is pao.org.ph. This is the Philippine Academy of Ophthalmology website po. At dun po, may mga contact numbers po na pwedeng tawagan doon for the local doctors nila po, no, para mas madaling ma-access, no. Kasi yun din po ang gusto natin is yung malapit na mapuntahan ang doktor. Alright. Siguro dapat kayo ang puntahan din ni Pangulong Duterte. Alam niyo kapag alam ko niyo, seriously doc, ya kapag ano, pagka during the campaign, pag nakikita kami ni Pangulong Duterte at ang lumapit ako sa kanya, sasabihin niya sa akin, "Oh, paring Ray, yeah, pasensya ka na, medyo hindi kita namukaan doon sa distance na yon." Sabi niya ron. Opo. Yeah, I think he needs also consultation pagdating po roon sa kanyang mata. Yes, the president has to take care of his eyes also because anim na taong po siya magtatrabaho pa. No? So, yes, yes. Nakalaalagaan niya. Sa akin ko, dapat makita mo si Dr. Sherman. Salamat po. Pero yun po ang advice namin sa lahat, no? Hindi lang kay Presidente, hindi lang para sa inyo, no? But for all, for everyone po, is to have a regular eye checkup. That is the best way to catch the disease early at nang malapatan po ng tamang pag-alaga sa lalong madaling panahon. Alright. Well said, Doc. Maraming salamat po sa opportunity. And more power po sa inyong educational campaign and information, more especially itong month na ito, yung month mo ng August. Salamat po. Maraming salamat po. And good morning po sa inyo. Good morning. Kasangga mo ako, di kita iniwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga Cherry Loom, mapagkakatiwalaan at maasahan. Cherry Loom, lifetime na pwedeng sandalan. Cherry Loom, umulan bumagyo, hindi kakalawangin, garantisado. Laging tandaan, basta tiyero. Cherry Loom, aluminum ito pare ko. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, HRI Media at HRI TV, Cable Link Channel 7. This is HRI TV. I'm Max, and I'm the luckiest dog in New York because of her. Come on, Max, I gotta go. See you tonight. Bye, Gidget. So long, Mel. See you later, Chloe. Guys, any plans today? I got big plans. I'm gonna sit here and I'm gonna wait for Katie to come back. Oh, I miss her so much. She's back. She's hey, Maximilian. I have some big news. Oh, Max, this is Duke. He's going to be your brother. Chloe, I got a bad situation. Katie brought home a psychopath from the pound. I don't even have a bed now. Ah! I'm sleeping on the floor, like a dog. Duke is just ruining our lives. He's rude. It's an emergency. Aw, you little cutie pie. Hey, Max. I'm headed Max! What's going on here? Mind your own business. Oh, my gosh, what happened to you? Butterfly! Max is missing. We've got to find him. Katie's gonna be worried sick. We had a great thing going. I blame myself. Yeah, me too. I blame you a lot.
We'll bust the both of you out of here, but from now on, you work for me. Advantage me! Uh-oh. Just ignore what just happened, okay? Run, man! This is my city. I'll find you a friend. We gotta take the secret route. Okay, the secret route was death. Come on! We can find our way home. We are descended from the mighty wolf. We have raw primal instincts. Hi, how are you? That are moments away from leading us home. Is it home that way? Seriously? The secret life of pets. Be a good boy, Leonard. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Kasama mo ang lahat. Mayroon mga kinigaan at tuloy-tuloy tayo sa ating planeturan, Kasama mo Langit. And tulad po kanina mga kinigaan at iyan po ay pagiging relevant sa site Saving Month of August. Okay. At ngayon balikin na natin ang ilang pang mga mainit na may issues, pero bago yan, tunghayan ko muna ang ilang po sa mga reaksyon ng ating mga texters habang sila ay nanonood rito po sa ating teleradyo. At napapakinggan tayo sa pamamagitan po ng 810 kHz. At napapanood sa pamamagitan po mga kaibigan ng Channel 7. Cable Link, Channel 7. Ito pong 8 Tri Media Network. Para sa akin, Pare Grace, hindi lima lamang naman ang namubuliti ka. Okay. Dahil lang katanungan natin sa ating SST, sa ating Special Survey tanong, ay sa ongoing na hearing ngayon sa Sirado, sa palagi ba ho ninyo, iawalang mga biases ang ilang mga nasa likuran ng hearing nito, walang politika, ito ang reaksyon nila. Si Delima lamang namumulitika, ginawa lang ng mga kapulisan ang kanilang trabaho. Galing po ito kay Celso Martinez ng Taguig City. Kapag ka nahuli, kulong. Pag lumaban, patay! Ganun ba talaga kasimple? O yun, nagtatanong naman siya. Si Brian Ramos po ng Paterosyon. Palagay ko, pinupolitika lang yan kasi nabubuking na si Delima Armando Cortez ng San Fernando, Pampanga. Aroka Balentaya. Karingang kaluguran ko mga lagu, mga santing, mga inyaman kong kabale na makiramdam ngeni. Ara. Galing naman ito kay Joyce Andrade ng The Villages, dapat ay imisigan din si Delima para magkaliwanagan. Ah, mamaya po, tatalakay natin ang hingil po sa Matrix. Ha? And related po riyan yung pinaka-latest development tungkol sa sinasabi niyong imbestigahan. Okay? Galing naman ito kay Crystal Opelar ng Sampaloc, Maynila. Politika ba o hindi, ay nakakabahala po kasi yung pagtaas ng numero ng mga nangangamatay. Up with it, girl. Rock with it, girl. See what I mean, girl. Bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's right. Makinigan, eh, binagit natin yun ng Matrix. Okay? Ito po, makinigan, ay hawak-hawak na ang Pangulong Bigong. Itong Matrix nito. Doon sa mga hindi nakakalam kung ano po Matrix, makinigan, ito po yung illustration. Ito po yung chart. Ha? Chart ng mga pangalan, prediction ng bawat isa, pagduduktong-duktong sa mga personalities. Ito po ay sa Matrix nito, mga 8 approximately ang mga lumutang ng mga pangalan. Nanguna po sa listahan, makinigan, Senator Leila De Lima. Naroon ang pangalan ni Ronnie Dayan. Of course, yung popular na, pwede na maging artista, you know, ha? Popular na driver, sweet lover. Okay. Ang pangalan po ni Amado Espino ay napasama rin dito. Sila po ang former governor ng Pangasinan, si Congressman Amado Espino. Pangasinan Administrator Rafi Baraan. Okay. Kung di ako nagkakamali, related po ito kay Yusek Baraan. Itong si Rafi Baraan. Maya-maya, ihimayin ho natin. Napasama ang pangalan po ni General Franklin Bucayo, yung dating Bucor Chief. Kasama rin po ang pangalan
ni Pangasinan Board Member Raul Sison. And of course, pangalan po ni former Justice, yung former DOJ, Undersecretary Francisco Baran III. At meron din yung pangalan na Miss Cardinosa. Cardinosa. Okay? Alam po ninyo mga kaibigan, kung makikita po ninyo yung matrix, kung i-analyze po ninyo yung mga, yung drawing, oh, at saka yung pagkakasalansa ng mga pangalan, at saka yung pagduduktong-duktong ng mga arrow, yung guhit na yun, eh, maunawaan po ninyo mga kaibigan kung ano ang mensaheng gustong i-convey ng matrix. Ibig sabihin, ugnayan, koneksyon ng bawat mga pangalan na lumutang rito po sa matrix na ito. Okay. Sa drawing na ito, mga kaibigan, tatlong guhit, arrows, ang patungo sa pangalan po ni Undersecretary Baran. Meron ding guhit po na nagtungo sa pangalan ni Bukayo at ni Dayan. Ang guhit nito ay nagmula naman sa pangalang De Lima. Okay. So doon sa pangalang De Lima yun, may mga guhit na ganyan. Ito ang koleksyon ng bawat isa. Ganoon ang dating. Sa matrix, mga kaibigan, dinescribe na si Bukayo po ang designated na PNP RD PRO1 doon sa tulong ni De Lima. Okay. Noong nakalipas na pagkakataon. Yun ay sa tulong ni Secretary Leila De Lima nang siya po nakupo rito sa DOJ. Konti backgrounder lang po ito, ha? Nang magretiro ito si Bukayo, si De Lima po ang nag-appoint bilang Bucor Chief. Ito po ang Bureau of Correction. Believe it, prisons po ito, ha? Ito ay nag-resign bilang chief po ng Bucor sa kanyang alleged involvement sa illegal drugs sa loob ng Bucor. Nako. Sa matrix na ito ay meron ding linya, guhit po. Nilagugday naman kay Undersecretary Baran sa kanyang kapatid na naroon sa Pangasinan. Ang kanyang kapatid po ay si Pangasinan City Administrator Rafi Baran. Okay. Alam niyo, pagka sinabing kayo po ay administrator, kung ang pinag-uusapan natin ay lalawigan, kayo po ay small governor. Kung kayo po ang administrator naman ng isang syudad o municipalidad, abay, parang small mayor po kayo. Ha? Si Rafi Baran, mga kaibigan, ay connected man dito kay Espino. Si Espino po, mga kaibigan, ang dating governor ng Pangasinan. At may description din na pinakamayamang politiko sa Northern Luzon at may guhit na nag-uugnay kay Bukayo. Ayon pa rin sa matrix na ito, mga kaibigan, ginamit daw ni Espino itong si Rafi Baran, yung kanyang administrator, bilang cover sa kanyang mga dilubanoy, mga illegal activities. And coincidentally, mga kaibigan, si Espino ay na-charge, kung nalalahunin niyo mga kaibigan, sa mga balita, kaming taga-media ay abreast doon sa mga cases na yan, na-charge po ng plunder. At iyan naman po ay ibang kaso. Plunder sa illegal mining po yun. Huh? Hindi related sa droga. Katulayan, Espino at Baran po ang na-implicate. Parehas na lasangkot po roon sa tinatawag na black sand mining sa Pangasinan. Ngayon, bakit lumito po ang pangalan ng isang Miss Cardinosa? Isang Miss Cardinosa, ang lumutang doon sa matrix, siya po ang lumilitaw na konektado dito kay Dayan. Okay? Bilang isang dami sa kanyang mga ari-arian o mga properties ni Dayan. Itong si Siso naman ay konektado rito kay Miss Cardinosa. Ayon doon sa matrix, konektado hindi lang kay Cardinosa, kay Espino, yun ang sinasaad at mensahe ng matrix nito. Okay. Alam po ninyo mga kaibigan, bago po inilabas ang matrix nito, tinitigang mabuti ito ng Pangulong Digong. Tinignan, pinag-aralan, at pinimbestigan po ng Pangulong Duterte kung ano po ang linkages
o ugnayan sa isa't isa ng mga pangalang limitaw sa Matrix. Kaya nga po kagabi, hating gabi, sa news conference na isinakatupan ng puro sa Davao, kahit midnight na, eh, binigyan ng preview ng ating Pangulo ang media. Eh, siyempre, sabi siguro ng media, oy, Pangulong Digong, eh, puyat po kami. Hindi pa po kami nakakatulog. Uy, pwede bang pasilip po? Ha? Pasilip, patingin lang po. Kahit hindi po i-detalye sa amin, patingin lang po. Kaya yun ang tinawag ng ating media na sneak peek. Okay? Sneak peek. Okay. Yan po ay preview. Pasinag lamang kumbaga sa pelikula. Pasinag ng Matrix na ngayon ay now showing. Ikaw dahil naman doon sa dalawang opisyal dito po sa may Cordillera. Oh, sinibak dahil doon sa patuloy ng drug trade sa kanilang lugar. Narito ang aking ginapagulat naman itong si James De Jesus. James, let's try and check. James, kami. Pinatalsik na sa pwesto ang dalawang chief of police na niya Cordillera matapos mabigo silang makamit ang target na implementasyon ng Oakland. Double barrel. Sinabi ni Police Regional Office Cordillera Acting Regional Director Chief Superintendent Elmo Francisco Sarona, nagmula sa kanya ang kautusan na sibakin sa pwesto ang dalawang opisyal mula sa lalawigan ng Abra at ang isa naman ay buwat sa probinsya ng Mount Robbins. Nabatid na ang isa sa dalawang opisyal ay hepe ng Bakupo Municipal Police Station. Ayon sa general, lumabas sa kanilang validation na nagkulang ang dalawa at nagsilbing inutil ang mga ito sa kampanya laban sa illegal na droga. Lalo pat may napapaulat na patuloy ang illegal o illegal drug trade sa kanilang area of responsibilities. Inilagat na ngayon ang dalawang opisyal sa holding unit ng Provincial Regional Office Cordillera. At sinabi pa na niya ating regional director na dapat na maging meritorious ang kanilang pagpapaliwanag dahil sa kung hindi ay haharapin nila ang karagdagang kasong administratibo. Para sa DCRJ 810 AM Tri TV, ito si James De Jesus, Rod Pandido. Thank you, James! Para ulam bibitin ito ang piliin. CDO Meatloaf at CDO Beefloaf. Bigatin sa laman, sa sarap, sa kainan. CDO Meatloaf at CDO Beefloaf. Magaan sa bulsa, menudo at fritada, kaldereta. CDO Meatloaf at CDO Beefloaf. CDO Meatloaf at CDO Beefloaf. $11.95 lang ang supermarket SRP ng 100 grams. Itry din ang tocino at cheese variants. CDO Meatloaf at Beefloaf para sa bigating kainan. Ang bagi ito'y hatin sa inyo ng CDO Meatloaf at CDO Beefloaf. Makinigaan, may kumalat ang message sa internet kahapon. Ito po ay nag-viral. Isang nagpakilalang anak po ni PNP Chief General De La Rosa ang nagsasabing mag-ingat sa pagpunta-punta sa mall. At kung hindi ko nagkakamali, natukoy ang City of Manila. Dahil may intelligence report daw na may nagbabalak na magpasabog ng bomba. At ito po yung nakarating ho, nakarating mismo kay PNP Chief. Nakarating kay General Bato. At kanyang dininay na ito'y galing sa kanyang anak. At kung meron daw na ganitong report, eh dapat ay manggaling na sa kanya. Hindi na magagaling pa iya sa kanyang anak. Siya na mismo. Oo nga naman. Ano ba ibig sabihin nito? Inuunahan pa siya ng kanyang anak? Hindi naman. Unahan ng anak ang tatay sa intelligence report? Hindi naman siguro, di ba? Quite unlikely at mukhang imposible naman yon. O kaya,
medyo ikat din po kayo mga kaibigan dyan sa Facebook, sa internet. Eh, marami rin Frankster. Marami rin mga drawing. Oh, maraming drawing. Not unless na mayroong sariling intelligence brigade ang anak ni General Bato. Ah, na may ambisyon ang anak na sa power ng tatay. Hindi naman siguro. At hindi naman pelikula ito. Di walang dahil sa'yo, away di makakain. Di rin matulog, buhat lang iyong lumawin. Kung ako'y muling iibig sa'yo, maging katulad mo. Tulad mo ay puso ba to? Di walang dahil sa'yo, away di makakain. Di rin matulog, buhat lang iyong lumawin. Kung ako'y muling iibig sa'yo, maging katulad mo. Tulad mo ay puso ba to? Nalalabaw ninyo mga kaibigan ang naganap na pang-ambush doon kay Tony Rogelio Bato. Ito po yung abogado ni Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Noong makalawa po ng hapon. Hindi pa rin po identified hanggang sa mga panahong ito ang assailant. Still unknown assailant, yung nanambang. Ito po ay naganap sa may barangay Lumbang 2 ng naturang syudad. Nagtamo ng multiple gunshot wounds ito pong si Atty. Sa mga pangyayari ito, mga kaibigan, nakalulukot dito ang pagkadamay ng isang 15 years old na estudyante. Ha? Isang estudyante, mga kaibigan, ng isang public school na nakasama po roon sa attack na yun. Nanataon na naroon doon sa loob ng sasakyan ng abogado. Sa ginupakipanayan po ng media, local media, doon po sa Leyte, Albuera, okay, doon sa mismong ereng yun ng mga Espinosas. Doon po sa ginupakipanayan sa hepe ng pulis ng Albuera, Leyte. Sinabi nito na mahilig daw yung abogado, ha? Ayaw din to kung ito po ay validated, kung proper, at kung ito po ay genuine na expression ng isang hepe. Ang sabi po noong hepe, ha? Marami raw girlfriend ng mga batang estudyante na niña bonita itong abogado. At pinagdiinom pa rin niya na matagal nang involved ito sa droga, itong si Atty. Bato, sabi niyo ron. Pero, ang media mga kaibigan, kahit na local media, maglilibot yan. Kukuha pa rin mga kaibigan ng mga impromptu at kukuha rin niya ng mga unsolicited na mga interviews para makulit, madagdagan yung mga information na nag-gather nila. Kaya limitaw mga kaibigan, taliwasod sa naging pahayag ng hepe. Yung mga classmates ng batang napaslang ay nagsabing wala itong boyfriend at hindi na kilala ang Atty. Batong yan na may relasyon sa kanilang kaibigang si Angelica. Kinapanayam din mga kaibigan in interview ng ating mga kasama sa media ang mga magulang ng bata. Hindi rin nila kilala mga kaibigan ang abogado si Atty. Bato at wala rin nikukwento ng ganito si Angelica sa kanyang mga magulang. Ayon sa local media, mukhang malalim ang pinaghuhugutan daw ni Hepe, si Hepe ng Albuena. Yes, ang ginawang pananaliksik ng local media sa Albuera, Leyte, walang nagkukulaborate sa mga naging payag o statement ng hepe ng pulis sa media. Kaya nagtataka sila kung saan ang galing ang mga statement nito na lang galing pa naman sa isang opisyal ng Philippine National Police. Ano pa namang klaseng, ito ba'y pelikula? Ito ba'y Hollywood movie? Ha? San kaya napalo dito ni Hepe? Back with it, girl. Back with it, girl. See what I mean, girl. Budabang bang. Pero makinigan, dugtungan natin yung mga reaksyon kanina. Sapagkat nagsang napakaraming mga reaksyon dito ng ating mga texters. Kundi pa rin po ng ating pinupulusuan for the day. Ang sabi na karagdagang mga reaksyon eh. Let me see. Galing ito kay Tirso Reyes ng Mandaluyong. Mamili lang tayo, sabi ko, mamili na lang tayo. Kaligtasan natin o buhay.
ng mga namamatay na tao o ang mga kriminal. Choice na ng kriminal o yung taong mga nangangamatay. Malinaw na politika lang yung moro-morong hirig na yan. Kitang-kita naman eh, ang tama ng ginagawa ng mga pulis. Tama ang ginagawa raw ng mga pulis. Tugisin ang mga kriminal, ang sabi ni Maynard Tan ng Pasay City. Sabi ka, naging maganda performance ng General De La Rosa sa nangyaring Senate hearing noong isang araw. Kung naalala ho ninyo mga kaibigan, kapon eh, binanggit ko na ito, yung hearing na naisakatuparan, ano? Yeah, sa paglalagay po, kung naalala ho ninyo, ito yung paglalagay ng SAF dito sa Bilibid Prisons, Muntinlupa. Eh dahil nga, tinanong ni Sir Delibar ito kay Bato kung naalis na nila ang iba't ibang uri ng mga communication sa loob ng Bilibid Prisons. Sapagkat yan ho, pinoproblema noong nakaupo sa DOJ si Secretary, then Secretary De Lima. Oh, nang tanugin niya itong si General Bato. General, ano ba? Wala na bang problema? Wala na bang communications? Zero na ba ang communications dyan sa loob ng mga bilanggo ng mga inmates? Sagot ni General Bato, opo, zero na. Wala pong nakatatawag na, wala na nakakatawag sa China para umorder pa ng droga. Pero yung sundot niya, no, ha? Medyo mabilis din naman ang kambyo ni General Bato. Sana po, nung kapanahon ninyo, ganyan din ang ginawa ninyo. Ayun. May kambyo agad si General Bato. Nagpaliwanag naman sa magutaman na dumipensa ang chairman ng committee na si Senator Leyla. Yeah, sumagot siya rito kay General De La Rosa. Oy, naisip na rin namin yan, pero dahil nakausap namin yung abogado namin, ang sabi nga, kuwan daw, EOU. Yun. Sa madaling salta, mga kaibigan, naging resource person si Diliba at naging senador si Bato. Di walang dahil sa'yo, ako'y di makakain. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, A-Tri Media at A-Tri TV, Cable Link Channel 7. This is A-Tri TV. Magigang makapit, mag-dishwashing na Zuli! The way the Zuli, I found the one! Ang kalsebo at ilansa, I love it! Zuli pa yan! G'day, I'm Board Explorer from Davao City. Did you know that the rainy season also ushers in the season of the mosquitoes? Stagnant water brought by constant LPAs or low pressure areas provide a perfect breeding ground for Calicidae or Lamorc. Four, six, seven, pissed. Mapagon, what is your emergency? Dengue! Who's there? Kim Atienza po para sa Mapicon. Ligtas na po kayo. Para sa problema sa daga, ipis, anay at lamok, tawagan ang Mapicon. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Kaya hanggang mo online!
Pero mga kaibigan, kung pabalikan po natin ang ilang pa mga kagalapan within 24 hours, ha? Okay, ito'y sneak preview lamang. Pero, tingin mo na, lagay mo na ng panahon. Alam po ninyo, meron na ho tayong bagyo, ha? Ilang bagamat yung nararanasan natin rito sa Metro Manila, ang gilang ho yan, hindi pa ho yan ang bagyo. Sapagkat itong si Dindo, ito po ang pangalan mga kaibigan ng bagyo, na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, ay narito po sa may bahagi ng Batanes. Ha? Nasa may bahagi po ng Batanes at wala pa po rito sa ating ano. Pero tayo na po ay makakaranas ng mga makakatikim ng mga ambun-ambun. Yan itong darating na next 3 days. Okay? Yeah, sa Latin, pipikamin dito si... Ayan. Pero magmigan, maswerte tayo. Nasa kabilang communication natin ngayon, i-countercheck mo nga. PCOO Secretary. I-check natin si Secretary Martin Andenar. Mangilagay natin kahit the last 2 minutes. Yun. Last 2 minutes na talaga. Karahan ka mo online. At ngayon mga kaibigan, habang natin si Secretary Martin Andela. Sec, magandang umaga po. Secretary, good morning. Hello? Sec, on the air ka na? Yeah. Hello? Good morning, hello. Secretary. Good morning, Sir Ray. O, pasensya na, medyo malabo ang signal, no? Kasi nasa dead spot tayo eh. Pumunta na po kayo. Ay, mabuti po. And belated happy birthday, ha? Salamat po. Sir Ray, salamat at mabuhay po kayo. Baka. At good morning sa lahat po na naikinig sa inyong programa dito sa RJ. Oo, tinex kita. Sabi ko, mukhang busy-busy sa birthday niya at hindi sumasagot. Anyway, ang isa sa pinakamalaking pinag-uusapan po namin dito at nakakuha rin tayo ng mga reaksyon ay rito po related doon sa preview na ipinakita po ng ating Pangulong Digong na Matrix para po sa mga media rito sa Davao noong ating gabi. Kayo po ba'y naroon mismo, Sec? Wala ako doon, Sir Ray. Dito lang ako sa Maynila dahil meron tayong trabaho dito. But I'm well aware of what the President did early this morning. Yes. Hindi ko lang po nakita yung actual Matrix, pero ito po yung pinanggit ni Presidente doon sa cabinet meeting namin nung huli. At ito rin po yung kanyang binanggit doon sa media nung siya in-interview sa Rizal Hall sa Malacanang. So hindi na po tayo nagugulat sa mga binabanggit ng ating Pangulo, except for some of the names that were mentioned na hindi niya binanggit doon sa huling cabinet meeting. Just like before, ito po ay hintayin natin ang mga partido po na nabanggit, the parties that were mentioned, to prepare their counter affidavits and to prove that they are not party to any illegal drugs activities. Otherwise, kung hindi po sila maglabas ng kanilang mga prueba na hindi sila kasama doon, ay makakasuhan po sila ng Philippine National Police, no, sa tamang korte. Yeah. Madagdag ko lamang po, habang inoobserba ko po itong matrix na ito, yung mga lumutang na mga pangalan po, apparently, puro mga halos taga Pangasinan. Ito pong si former governor Espino, taga Pangasinan. Yung kanyang administrator na si Rafi Baran, Pangasinan. Undersecretary Francisco Baran, Pangasinan. Si Ronnie Dayan, Pangasinan. Yeah, ano po ba ang significance ninyo sa palagay ninyo, Sec? Hindi ko alam, Sir Ray, no? Mahirap din mag-conclude kung meron mga conspiracy theories. Siguro, nagkataon siguro na puro taga Pangasinan yung nabanggit. Sa palagay ko naman ay marami din namang mga nabanggit na mga taga Visayas at sa Mindanao. Mm-hmm. Yeah, but dito po sa Matrix,
yung Paul Limitao doon sa out of 8 names na nakalagay po. Oh, yung recent ano, yun nga, it's very coincidental no na taga Pangasinan. But I will not draw any conclusion from it. Siguro ayahan na lang po natin ng ating kapulisan na ipagpatuloy yung kanilang investigasyon at ayahan na din po natin yung mga pangalan na nabanggit na linisin nila yung kanilang pangalan. Tabangan po yan ng publiko o ng korte kung ano po yung kanilang ipipresentang mga ebidensya na sila po ay walang kinalaman. Alright. And speaking of mga developments, Secretary, mukhang may bago raw ngayon. Ano, ano ba yung pangalan? Rafi ba yan? Bagong rider. Yeah, hindi na yung driver sweet lover, ha? Oh, mukhang may ibang karakter na lumutang. So hindi kung ito po, hindi niyo ba kabisado yung mga storyang 'yan? Oh, kung ito ay isang telenovela ng ABS-CBN mas ka pa na panabik yung istorya. Kasi yung mga versions ng mga kasamahan natin kapag nakikita-kita kami sa mga kapihan, kung sumagay, ikaw ay busy-busy na ngayon. Pero kung makakahalo ka sa kanila, naku, ang daming mga kwento. Ito raw yung pinagselosan dati nung nakaupo sa MMDA. At ito rin nagbuhos ng yelo during the height ng ice bucket. Yan, na nag-buhos ng yelo kay Secretary din, Secretary Leila de Lima. Ha? Oo. mukhang mas ano ito, mukhang siguro iba yung kamandag nitong isa. Ilan gusto ko sa iyo, Secretary. At ina-amuse kita, alam kong marami kang seryosong trabaho na ginagampanan. Pero once in a while, importante naman na ma-amuse ka. Alam mo, Sir Ray, nasa listahan ko, nasa calendar ko na ipag-meeting sa'yo at ibang mga kasama natin. In fact, ngayon nga na nagsisettle down na yung ating operations, yung ating schedule kasi nakapag... kasi ang hirap kasi nito, Sir Ray, yung transition, kasi ito yung naranasan ko, no? Kasi ang isang cabinet official o isang department, they work hand in hand, no, with other departments. No, so kahit na halimbawa ang isang departamento, halimbawa kami nakasettle na, pero yung ibang departamento ay hindi pa nakasettle. So hindi ho smooth yung takbo ng operation. So ngayon po na halos lahat ay nakasettle na, mas madali na ho nating ma-schedule yung ating mga meetings. So halimbawa ngayon, makikipag-meeting ako sa mga kasama natin sa media dito sa Malacanang. Tapos meron tayong meeting sa FOCAP. So, and then after that, sana magkita tayo, Sir Ray. Sure. Anytime. Timbrihan mo lang ako at we can have over a cup of coffee. Sige, yes, tayo. Yes, sir. Okay. Marami din akong hihingin, marami din akong payo na hihingin sa'yo kasi meron mong mga developments na ikukwento ko sa inyo pag nakita tayo. Approve. Okay, Secretary. Thank you so much. At kahit na busy kayo, ginawin nyo ng paraan na marinig tayo sa himpapawid. Ano po? Maraming salamat, Sir Ray. Mabuhay po kayo at mabuhay po lahat ng nakikinig sa inyong programa at ng RJ. Thank you po. There you are, mga kaibigan, si PCOO Secretary Martin Andanar. And with that, I'd like to say maraming salamat po. Mabalik tayo ganap na alas 12 sa ating mga update ng balita trending. Okay? And walang alisan. Tutok lang ho kayo, mga kaibigan, sa magitan serbisyo publiko ni na Angelo Almonte, Tatis Gana ay nariyan na. Sorry at na overtime tayo ng few minutes, ha? Kasangga mo ako, I got
sandigan na